Again, ikaw kaibigan, kahit anumang pagsubok sa iyong buhay, huwag ka sanang sumuko. Dahil yung mga pagsubok kaibigan, nariyan talaga yan. It's part of being alive. It's part of our life. No, yung mga taong walang pagsubok, yung mga taong walang problema, yun yung mga taong wala na, patay na, walang buhay. Sila yung mga walang pagsubok. Kung gusto mong walang trials in your life, kung gusto mong hindi ka masaktan, kung gusto mo kaibigan na wala ka talagang ma-feel na mga masasakit, no? Wala kang problema, well, para na rin sinabi mo na gusto mong mamatay. Okay, habang tayo nabubuhay, nariyan talaga ang pagsubok. Ang importante, hindi tayo susuko. So minsan, gusto natin sumuko. Alam ko, tao lang tayo, minsan nahirapan. Again, kaibigan, tandaan nyo ito. Pag ikaw nahirapan sa iyong buhay, it's okay to rest. Okay lang magpahinga, kaibigan, but never, never quit. Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat dyan. Good afternoon everyone. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan, nakasmile na naman ang inyong lingkod na si Ate JB, dear friends, kasi napakaganda ng topic na ating pag-usapan for today. Actually, hindi lang ito related sa ating asari-sari store business. In general na. Actually, merong nag-comment sa isa kong mga vlogs, recent vlogs ko, ang nagtanong, no, ang ating bagong kapatid dito sa Whitey World. Shout out po sa inyo, sis Cecil Masula. So, ito po ang katanungan ng ating kapatid. Ate JB, tanong ko lang po, may times ba na gusto mo na sumuko dahil maliit lang ang binta mo noong bago pa lang ang tindahan mo? Napakagandang katanungan kaibigan, alam ko marami ang makakarelate nito. So bago natin ito sagutin, shout out ko muna yung mga bago nating kaibigan sa Whitey World. Shout out sa you Sister Lorin Escalias. At sa lahat ng mga taga San Antonio, Northern Samar, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Shout out rin kay Sister Noraline Fernando. Magandang araw sis. At shout out kay Sir Bamix Vlog Airbuff. Thank you so much sir. No? Maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Ate JB. So ngayon back to our main topic. No? So may mga pagkakataon ba noon na gusto ko ng sumuko dahil maliit lang ang aking benta? Well, dear friends, hindi na ako maging ipokrita. There were times, hindi lang isang pagkakataon, hindi lang one time. There were few times, kaibigan, back in those years, way back 2002, 20 years ago, na gusto ko na talagang sumuko, no, bilang isang tendera, bilang sari-sari store owner. Birayin nyo naman, kaibigan, no, isang libo, no, 1,000 lang ang puhunan ko back in those times. Hindi ko makumpleto yung aking sari-sari store. There were times na may mga customers na naghanap ng isang produkto, tapos wala akong maibigay kasi nga, kaunti lang aking puhunan, so hindi kompleto ang stock ng aking tindahan. So si customer automatically pumunta sa ibang store. So ako kaibigan, medyo nasaktan talaga ako, no, back in those times. Ang sakit kaya, no, nandito na sa tindahan mo tapos papunta pa sa ibang store kasi naman hindi kompleto ang aking tindahan back in those times. At hindi lang isang beses iyon nangyari. A lot of times, dear friends, kasi nga maliit lang talaga ang puhunan ko. But then I keep on doing what I love to do. No, gusto ko talaga ang kumita ng pera, gusto kong magbenta. So ito talagang love kong gawin back. Since no, kahit pa nga ng students pa ako, nagtitinda ako sa loob ng paaralan, no, nagdadala ko ng mga biscuit candies nung high school ako. So, ito talagang love kong gawin, kaya wala akong plan na itigil ito. So, kahit pa man kaibigan na maraming beses na si customer pumupunta sa ibang store kasi nga wala akong stocks, so hindi pa rin ako sumuko. Ayun na, sinabayan ko ng prayers kaibigan at talagang ginandahan ko talaga ang paghandol ng aking negosyo. And saktong-sakto, no, meron nag-offer sa akin na pwede ba daw, pwede akong umutang daw, no. So umutang ako kaibigan sa isang Filipino company, weekend, no, every Saturday, no, Sunday ang bayad para naman madagdagan yung puhunan ko sa aking sari-sari store. And umutang rin ako sa Indian National, yung tinatawag nyo diyan sa Tagalog region na Bombay, dito sa Cebu, tinatawag na namin na Turko. So Indian National, kaibigan, malaking tulong nila sa aking negosyo. Umutang ako sa kanila, dear friends. And there were times na nahirapan rin akong magbayad kasi na dalawa ang aking lending, no? A weekend tsaka arawan. Sa Indian National, araw-araw sila maningil. Pero hindi pa rin ako sumuko, dear friends. Patuloy pa rin ako nakikibaka. Patuloy kami nagsisipag ni Mr. By the way, in those times, si Mr. 200 lang ang sahod niya back in those times, kaibigan. At yung 200 pesos, maraming kaltas, no? No, about sa pamasahe, dear friends, kasi ang working place ni Mr.
kailangan siya sasakay nung mamamasahe siya tatlong beses. Tatlong beses pa doon sa workplace, tatlong beses pa uwi. So, 6 times, ang 200 ni Mr. ay kukuha pa ng 6 times pamasahi. So, ang limpyo, no, sa Bisaya, limpyo, ano man tawag na, no? Ang matira sa 200 ni Mr., mga 140, 130 pesos na lang a day. So, napakalit, kaibigan, kaya talagang mahirap ang buhay namin noon. Pero hindi pa rin sumuko si Ate JB, no? Patuloy kami ni Mr. sa pagpapalago ng aming negosyo. Pero, kaibigan, sadyang darating talaga ang panahon na talagang susubukin tayo, no, ng faith, siguro ng tadhana. Kahit anong gusto namin ni Mr. na hindi itigil yung aming negosyo, natigil talaga, kaibigan, for nearly 1 week, kasi nga naubos talaga yung puhunan ko. Wala na kaming pera para roll, no? I-roll sa aming mga, sa aming paninda, no? Bili ng mga paninda back in those times. Kaya dumating sa punto, dear friends, na nagsara ako, nagsara kami ng aming tindahan almost 1 week. At naisipan ko na umutang na naman ng pera this time sa aking pinsan, sa aking cousin, kaibigan. Thank you so much, God. Wala itong tubo. Hindi katulad sa India National, hindi katulad sa mga lending firms na may tubo. At umutang ako ng 5,000 at ito, nagbalik ako sa aking negosyo, which is Sari-Sari Store. Nag-open kami ni Mr. after few days. Ayun, nagsipag na naman kami, dumiskarte kami ng mabuti, at umabot pa sa punto na si Mr. ay tumigil na sa kanyang work. Kasi ang inyong lingkod na si Ate JB ay nagkasakit, at hindi ako pwede iwanan ni Mr. Sabi ng doktor, hindi ako pwede mag-isa. Nagkasakit ako noon ng hypertension, no, high blood, dear friends, at parati akong nahilo, no? Parati akong nahilo the back in those times, kaya hindi ako pwede iwan ni Mr. Kaya naman natigil siya sa kanyang work, at ito lang talagang Sari-Sari Store ang aming ang aming source of income those times, dear friends. Wala pa akong peso net cafe. Yun ang ginawa namin, ang ginawa talaga namin, kaibigan. Maaga kaming nag-open ng aming tindahan, matagal kami nagsasara. Nagsipag talaga kami hanggang nagkasakit na naman ako, kaibigan. Iwan ko ba kung alam nyo, no? Siguro some of you alam na, no, nagkasakit si Ate JB ng mental illness, no? Ayan, so nagawan ko na ito ng vlog. Yung first vlog ko talaga 2 years ago about sa sakit ko, no? So napakahirap, kaibigan. Ayaw ko makihalubilo sa tao. Ayaw ko ng ingay. Ayaw ko ng maraming tao talaga. So, 2 years ang therapy ko sa aking psychiatrist. Marami akong tinitake na medicines, mga gamot. 8, no? 8 na mga gamot every day. 8 medicines a day, dear friend. Kasi nga, may sakit si Ate JB sa pag-isip back in those times. So, napakahirap. Always sarado ang store namin. Meron pa kami mga utang. Always sarado kasi nga, parati akong pumupunta sa aking psychiatrist. Every month ako pumupunta sa aking psychiatrist para ipacheck, no, yung mental ko. And then, back in those times, tatlong beses isang linggo, sometimes twice, no, sometimes dalawang beses isang linggo, sinusugod nila ako sa hospital kasi inaatake ako ng aking sakit. Napakahirap talaga. Those times, dear friends, meron na kami naipon ni Mr., no? Meron kami naipon, pero halos maubos kasi nga na-hospital si Ate JB. Lagpas 100,000 ang nagastos ko dahil sa sakit ko, kaibigan. And then, hindi pa daw nagtatapos. May rami akong maintenance. At sinabi ng, ayun na nga, kaya nga naisipan ko mag-vlog, sumubok sa Whitey World, kasi sinabi ng aking psychiatrist, ng aking doktor, gawin ko daw yung lahat na gusto kong, yung love ko talagang gawin, no, madistract ko naman yung mind ko. Yung isipan ko, kaibigan, madistract ko talaga para yung sakit ko, hindi ko maisip, hindi ko ma-feel. Kaya naman, nagawa ako ng vlog. At nakatulong ito ng malaki sa amin, dear friends. Minsan na lang ako sinusumpong ng aking sakit. Talagang hindi talaga ako sumuko this time. Kahit pa, until now, kaibigan, kahit ako nagbablog sa inyo, sinusumpong minsan ng aking sakit, ang ginagawa ko lang, uminom ako ng pain reliever, uminom ako ng gamot, tapos nagbablog ako. Tapos kung magblog sa inyo, higa na naman ako. So marami na ako comment na masiyahin si Ate JB, parating nakasmile. Well, kaibigan, sometimes, fake smile. I have to smile, kaibigan, para mamotivate ko kayo, ma-encourage ko kayo, but then ito, sinasabi ko na sa inyo yung totoo. Minsan ayaw ko mag-smile dahil masakit ang ulo ko, ninervyos ako, inatake ako ng aking sakit. Pero wala sa diksyonary ni Ate JB ang sumuko. Sige-sige pa rin ako dahil alam nyo, kaibigan, hindi na ako maging ipokrita. Itong pagwa-YT, itong YouTube, malaking tulong ito sa amin, no? Yung sahod ko dito,
pang-extra puhunan. Gamit namin, panggastusin namin sa bahay at gamot ko na rin. So malaking tulong ang pag-YT, ang pag-YouTube. Kaya wala talaga sa vocabulary ni Ate GB ang sumuko. Minsan natatawa pa nga ako, dear friends, no? Ayan, so kung noon sumuko ako dahil maliit lang aking benta kasi naman kaunti lang ang aking stocks ng mga paninda those times 20 years ago, 19, 15 years ago. So sumuko ako, no, for few days, nagsara ako ng tindahan. Pero ngayon, kaibigan, iba yung dahilan kung bakit minsan gusto ko na sumuko. Maraming nagko-comment sa akin mga vlogs, kaibigan, no? Dalawang beses may nag-comment sa akin, nagsabi baboy. Tinawag ako na baboy dalawang beses. Meron pa nagsabi na hindi niya gusto yung damit ko. Wala ba daw akong ibang damit? Meron pa nag-comment sa akin na nakakairita daw, nakakarinde. Meron pa nagsabi, kaibigan, na huwag na ako mag-Tagalog dahil hindi naman ako maganda mag-Tagalog dahil Bisaya ako. So minsan gusto ko rin sumuko. So ibang reason ngayon, noon konti lang ang aking binta, yung aking sales, sumuko ako. Ngayon, kaibigan, iba na naman yung mga bashers natin na tinatawag, pero okay lang, kaibigan, no? Hindi pa rin ako susuko dahil iniisip ko yung mga nagbash kay Ate GB, yung mga nagsabi na hindi maganda, nakatulong pa rin sila sa akin kasi nanood sila sa aking video. Kaya sa mga ayaw kay Ate GB dyan, maraming salamat pa rin po. Kahit pa aminin ko nasaktan ako sa inyong mga comments, sa inyong mga sinasabi, pero nakatulong pa rin po kayo kay Ate GB. Sana naman huwag niyong escape yung ads, okay? Kahit pa nasasaktan ako, malaking tulong pa rin ito, kaibigan, kasi nga may sahod ako sa YT World, kaya malaking tulong pa rin. Kahit ano pang sabihin niyo kay Ate GB, tatanggapin ko, basta please don't skip the ads. Oh, ayan, di ba? Si Ate GB minsan nagpapatawa lang, no? Ayoko ma-stress their friends. Again, ikaw, kaibigan, kahit anumang pagsubok sa iyong buhay, huwag ka sanang sumuko. Dahil yung mga pagsubok, kaibigan, nariyan talaga yan. It's part of being alive. It's part of our life. No, yung mga taong walang pagsubok, yung mga taong walang problema, yun yung mga taong wala na, patay na, walang buhay. Sila yung mga walang pagsubok. Kung gusto mong walang trials in your life, kung gusto mong hindi ka masaktan, kung gusto mo, kaibigan, na wala ka talagang ma-feel na mga masasakit, no? Wala kang problema, well, para na rin sinabi mo na gusto mong mamatay. Okay, habang tayo nabubuhay, nariyan talaga ang pagsubok. Ang importante, hindi tayo susuko. So minsan, gusto natin sumuko, alam ko, tao lang tayo, minsan nahirapan. Again, kaibigan, tandaan nyo ito. Pag ikaw nahirapan sa iyong buhay, it's okay to rest. Okay lang magpahinga, kaibigan, but never, never quit. Okay? It's okay to rest. Okay, magpahinga ka, pero huwag kang mag-stop. Huwag kang tumigil. Magpahinga ka lang sandali. Need nating magpahinga, pero never tayo mag-give up. Never talaga tayong sumuko. Sa mga goals natin, yung mga pangarap natin na gusto nating abutin, never tayo mag-give up. Kahit pa mukhang imposible makamit, never, dear friends. Never. Hindi talaga, alam nyo mo, yung nung-nung sa kanta, ang nagwawagi ay di umaayaw at ang umaayaw ay di nagwawagi. O, di ba? Pasensya na sa boses, no? Hindi kasi ako singer. Tingnan yung kaibigan. Yung mga winners, no? Yung mga tao, mga mayayaman ngayon, yung mga tinitingala natin, no? Mga successful businessmen, hindi sila sumuko. Alam natin, meron din mga pagsubok na numating sa buhay nila, pero hindi sila sumuko. Kaya nga, nagtagumpay sila. Yung mga sumuko, kaibigan, sorry na lang, no? Pero again, naintindihan ko kayo kung ba sometimes gusto nyo sumuko kasi nga naranasan ko na rin inyon. Pero sana, kaibigan, huwag ka talagang sumuko. Kahit matumal pa, nakakaranas ka ng tagtumal, dadaan at dadaan ang tagtumal, kaibigan. Sa 20 years ko na pagtitinda, ilang tagtumal days na ang naranasan ko. Pero nga hindi ako sumuko, kaya nga nakaabot ako ng 20 years. Thank you so much, God. At thank you so much sa mga suki ko, sa mga kapitbahay ko, na kahit marami pa akong kakompetensya, dito pa rin sila bumibili sa akin tindahan. Kaya ikaw, kaibigan, kung matumal man ang bintahan, kaunti lang yung binta, siguro may problema. Siguro hindi kompleto ang stocks mo. Siguro hindi ka mabait. Hindi ka pala kaibigan. Hindi ka mag-smile. Hindi maganda pakikutungo mo sa iyong customer. Siguro walang disiplina. Time management. Proper time management. Siguro on and off ang iyong negosyo. So maraming factors, kaibigan, kaya nagiging matumal, no? Kaya maliit lang ating benta. Pag nagawan mo ito ng solusyon, kaibigan, makakabawi ka rin. Sooner or later, tataas nun, lalakas ang sales mo, katulad kay Ate GB. So, sa mga kababayan ko dyan, sa mga sari-sari store owners na katulad ko,
Again, kung naka-experience kayo na kaunti lang ang binta, huwag lang kayo mag-stop. Bagkos, hanap kayo ng paraan paano papataasin ang sales ng inyong tindahan. Marami ako mga vlogs, kaibigan, na makakatulong para mapalago ang inyong negosyo at asenso ating buhay. Kahit hindi ako, yung mga kasamaan ko na sari-sari store owners, panoorin yung mga vlogs nila. Yung mga successful business icons, yung know, businessman, kaibigan, yung mga tanyag, no? Panoorin mo ang mga vlogs nila, makakatulong ito sa inyo para magpursige kayo na ipagpatuloy niyo negosyo at ipagpatuloy mo ang pagkamit sa iyong mga pangarap sa buhay. And thank you so much, kaibigan, at tinapos mo hanggang dulo ang video ko. Sana, kaibigan, kung nagustuhan mo man yung ating content at hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman, no, magsubscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Ang gusto ko lang magpasalamat sa mga bagong nag-like, nag-follow sa ating Facebook page, Negosyo Tips and Ideas. Mga kaibigan, kung hindi mo pa na-like at na-follow ang ating Facebook page, ilalagay kong yung link sa description box. Makakatulong ito sa iyo, kaibigan, paano magsimula ng negosyo, paano palagay yung negosyo, at paano pasensuhin ang buhay nating lahat. Pwede ka mag-post, mag-comment, kahit ano, kaibigan, magtanong ka kay Ate GB, mag-message ka, sasagutin kita, basta alam ko ang kasagutan, no? Basta tungkol sa negosyo, tutulungan kita, kaibigan, dahil ito talaga hangarin ko na umasinso ang buhay nating lahat. Dahil hindi naman talaga imposible, kaibigan, na umasinso tayo. Basta masipag tayo, mariskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and we have God in our life, tiyak asinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. Mahal ko rin kayong lahat. Thank you so much. God bless.